A blessed afternoon to each and everyone. It was a long-awaited day and a big milestone for our dear sister Sarah. We thank God for another year that He has given to her. Turning 18 is a long, most beautiful season in life. You have now reached the point where you will not be treated as a child anymore. So as you celebrate more birthdays and grow up, make sure that you grow up for the glory of God. And now let's greet Sarah by singing a birthday song. Thank you.
to the land by Brother Rudy Fernandez. Ay nalangin ang mga Diyos na makapangyarihan na ibigin sa lahat. Salamat po Ama sa hapon na ito na kami po ay nakakapagid Panginoon magkasama-sama upang sa araw na ito ay parang nga lang ang aming namahaling na kabataan at siyang dalas ng 18th birthday Panginoon. Salamat Panginoon sa mga ito o sa hapon na ito Panginoon na doon namin ito yung memorable sa isang kabataan ng kasi lumaki Panginoon, hindi na siya bata Panginoon, kasi kumating na sa gulang Panginoon na magagamit mo ng Panginoon. Kaya salamat po Panginoon sa mga oras na ito. Kaya po ang gumagay sa amin sa aming activities na ginagawa para nga ang aming kabataan ito ng Diyos. Salamat. Nakaya po ang tumaki sa Kanya, humubog sa Kanya, at siya naging pagpapala po sa mga sa amin at galing din sa mga kabataan. Kaya naman po siya karapat-dapat na aming bigyan ng konting kasayahan sa hapon na ito, Panginoon. Upang siya rin ay patuloy na makapaglingkod sa inyo ang mga mayroong kapapalagan dahil sa kanyang buhay, Panginoon, na ginagamit mo sa lugar na ito. Kaya naman po aming panalangin kay Sister Sara sa tawang ito na kayo nakakarapit. Patuloy mo po siyang tulungan, makapagpatuloy, ministeryo na kanyang tinanggap sa inyo. Ginawa kanyang mapag-ibig pa, Panginoon, marami pang mga kabataan ang mahamang sa kanyang buhay. Kaya salamat po ang Diyos sa inyong mga pagpapala na ibinigay sa kanya sa pag-iingat, sa mga kalandarong sumapit sa kanya, Panginoon, sa inyong pinagaling, sa inyong patuloy na binibigyan ng kalusugan, patuloy na ginanggap kanya sa araw-araw. Kaya sa hapong ito, kayo po ang tumatnubay sa amin, matunog po namin, anak na ito, Panginoon, ang pagmamahal ng mga kapatid. Kaya hindi po kami nag-celebrate. Kaya nang sa libutan, kundi sa inyong kapurendi, Panginoon, ang gawa ng mga bagay na ito. Kaya patuloy po kami magpapasalamat sa hapon na ito, na mag-alakal din na sa inyo, Panginoon. Maging makita ang aming kapatid na ito, ang nagpapatuloy na pinigay ang kanyang buhay sa inyo. Patuloy na patuloy, pasasalamat. Amin kong binanggal sa ngayon ng Panginoon. Now, let us catch a glimpse of a special presentation of the young people. Sabay ko lang sabay. Sumapit na lang po kayo dito. Una si Kuya Elmer, si Kuya Dan, si Matthew, si Tom, si Joyce, Carla, si Ate Diana, L.A., Smiley, Carlo, Aya, Jen, and Doyne. Doing things that you always wanted to do.
happy birthday, Ate. What are your worries and fears about your sister? Ano? Happy birthday, child. Why, you are a special child and someone very special that is deserving of. Happy birthday, Abby. Be for believing yourself as you grow each day. Happy birthday, Sister Sarah. Hi, in your heart, always know that you are loved. Remember to reach out and give back to those in your life. Try to do your best and always have an open heart in mind. Happy birthday, Ate Sara. Each for happiness is important. I hope that you feel it deep inside. Happy birthday, Mommy. Please, don't ever let anyone get the best of you. Happy birthday, Father Sam. Always do the right thing and make your family proud. Why? You are now 18 and I wish you the happiest and blessed birthday of all. God bless you. Happy birthday, Auntie Sarah. Happy birthday. And Ephesians 5:19. Sing and make music in your heart to the Lord. Happy birthday, Auntie Sarah. Age of 11 years. As 10 things will be given to you, 6 and you will find knocks and the door will be open to you. Happy birthday, Happy Sarah. Our first Chronicles 16 says, remember the wonders he has left, his miracles and the judgment. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor is the Lord. Happy birthday, Ate Sara. Proverbs 3:9. Honor God in everything you do. Give him the first and the best. Anong gagawin? Ako yung unang-una dito.
Ha? Baliktad? Itawag ng ating makakaya at ating silang magabayan.
kung ating talagang titignan ang kalooban ng Diyos, makita natin na tuloy ng Diyos ang siyang nagdaragdag ng karawan sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Siya ang nagbibigay ng mga araw sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Haring Gali, turuan ko ako, Panginoon, na bilangin ang aking mga taon. Tulungan mo ako magbilang ang aking taon. Hindi ibig sabihin na si Haring Gali ay hindi siya marunong magbilang. Napakatalino niya. Lumaki siya. Naging magaling siyang hari. Kundi ang tinitingnan niya doon sa bagay na yun, yung mga taon na idinaragdag ng Diyos sa kanya, ay maging tapakipakinabang ito. Na ito ay maibigay niya sa kapurihan ng Diyos. Sana sa mga darating pang panahon, sa mga kabataan na kagaya ni Ate Sara. Si Ate Sara lumaki siya sa iglesia. Wala nang maliit siyang bata. Kagaya niyo rin. Dala-dala namin siya. Dati doon sa likutan, mayroong lamisetang maliit. Sa swing service, wala kami kinakalitan service. Dahil doon din naman kami nakatira. Prayer meeting. Tapos, service ng Sunday maghapon. At sa kanyang murang gulam na iyon, lumaki rin siya na nauunawaan niya yung concern ng aming pamilya. Iniiwan namin siya kay Rex at si Kuya Rex. Si Rex ang nag-alaga sa kanyang bata siya. Although may mga katulong kami, pero ang totoo niyan, si Rex ang talagang nakakita niyang kuya na nagmalasakit din naman sa kanya. Sa atin, hindi lang kung minsan yung pamilya natin ang nagmamalasakit. Maging yung pamilya ng Diyos. Kagaya nito, papasalamat ako sa Diyos. Bagaman hindi pa yung ano na papasalamat na, pero nakita ko na napakaganda na papanatili sa pamilya ng Diyos dahil ang pagmamahal ay hindi teke. Totoo. Si Haring David mula sa kanyang kabataan, mula sa kanyang pagkabata, nakita niya na pinuri niya ang Diyos. Sabi nga niya eh, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Sabi ni Haring David. Sino nga ba ang tao? Nakita ni David mula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya tumanda na ang naging tablungan niya ang ating Panginoon. Tinagtagumpay siya ng Diyos. Bagaman may failure din nangyari sa buhay niya, pero dahil alam niya na makapangyarihan ng Diyos, kaya nga tinignan niya yung langit, tinignan niya yung kapangyarihan ng Diyos, at nasabi niya, sino nga ba ang tao na kanya inaalala? Kaya nga napakaganda sa atin, sa mga kabataan, na pagdating ng ating kaarawan, alam natin na tayo ay sa Diyos. Kaya salamat sa Panginoon na tinuruan tayo na bumilang ng ating mga taon. Sa pagdating pa ng mga taon sa ating buhay, nawa ay hindi mabawas yung taong iyon. Paano mangyayari mabawas yung taong iyon? Na magugura yung mga bagay na ginawa natin sa Kanya kung tayo tatalikod sa Kanya. Sana huwag nang magura yung iniwan nating legacy, yung patotoo nating iniwanan mula ng tayo bata. Sara, mula ng bata siya, hanggang sa siya umabot ng 18, nakita ko yung pagkalingan ng Diyos sa Kanya. Nagkakasakit din siya. Sa kanyang murang gulang, marami siyang nabit na mga problema sa kanyang paaralan. Mula elementary hanggang high school, hanggang ngayon, nakikipag-struggle din siya sa kanyang kursong ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero ako'y naniniwalang lubos na sa isang tunay na titiwala sa Panginoon, walang kadiguan sa kamay ng Diyos.
nasabunahin lamang natin siya. Kaya ako'y nagagalak sa akong ikaw kung pusong patutalamat sa pag-ibig ng Panginoon na ibinuho sa aming pamilya at sa pamilya ng Diyos at sa pamilya ng ibinigay niya kayo mga kapatid na aming kapamilya na damandaman namin ang inyong pagmamahal, inyong pag-ibig, panalangin sa aming anak. Kaya purihin ang kanyang pangalan at inahamon ko ang lahat ng mga kabataan. Sana yung halimbawa rin na ginawa ng aming anak sa kanyang birthday na tinanggihan din niya yung kanyang sarili. Sana mayroon pang maging kagaya niya. At bagaman tinanggihan niya, pero dahil sa pagmamahal natin, nato pa rin sagana pa rin yung blessing ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi siya magkukulang, basta tunayin natin siya. Yung wala pwedeng magkaroon dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Yan po yung may sing hamon na aking iiwanan. Kayong makapag-compromise sa panglibutan kundi because ay inayun natin yung ating mga sarili sa gawa ng panglibutan. At ngayon po makakarito tayo ng isang hamon na awitin na ibibigay ng mga third generation ng kabataan na ito'y isang awitin para kay Ate Sara na naway maging hamon din sa kanyang buhay.
At this moment, we can hear some words of encouragement. Together with their gifts, why they choose to give that gift to Sister Sarah. Una po si Ate Diana, sunod po si Nanay Mary, Tita Tess, at si Tito Bong. Happy birthday. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay na ibinaw mo din sa akin. Salamat sa nangunang nakilala ko kayo, Sir Olmi, kayo ang unang titinan ko ng mga kabataan. Kaya salamat sa Panginoon na sa buhay mo na nabinaw mo sa aking mga kabataan. Itong regalo ko sa iyo, simple lamang ito. Alam ko na madami na nakita ko kanila. Alam ko na madami na ang panyo. Ikaw pa ng sili. Bakit pa yung ibigay ko sa'yo? Dahil alam ko na marami kang mapagsubok sa buhay mo na hindi mo sinasabi sa amin. Kaya kaya mo kaming nahirapan. Pero nakain sa bawat pagluhod mo na yung mga paa sa ating Panginoon. Bawat pagtangis mo sa ating Panginoon ay naman, itong panagito ay isa na makuha mo ng naging pamunas mo sa iyong mga mata. Sa iyong mga mata na kasama mo ako sa lahat ng pagsubok sa matutayan ng iyong buhay. Kaya, Adi, mahal na mahal kita. Mahal na mahal na mahal kita. Alam niyo sa ating Panginoon. Happy, happy, happy birthday. Amen. Thank you.
pinag-ibigay ng bawat isa. So, kaya hindi ko kasalpun sa Diyos. No way. Ate Saka, alam ko na ayaw po si Wally. Ito na yung ministeryo na ang mga bata ay maging isang ito, isang limbawa sa kanila. Kawal ko yung maturuan mo pa. Ikaw yung daan na lahat yung nila na pagdikuran mo kung ino ang sarila mong alubay. Kung ano man yung mga regalo na kumana, kung dapat ay ito yung magaling sa kanya mga puso. Ay simple man ito ay alam ko na malagay ito na para sa ating Panginoon. Kaya magpasalamat sa Panginoon na nawa ang kabataan niyo ito ay maging mga bilis na ang sarang nila. At tularan din din namin at isarang nila. Na maging mabuti niya rin na kaya'y papasalamat niya. Itutuin na siguro. Hindi rin namin kilala ang Diyos. Siguro na aking mga nagkaya na rin. Hindi nila matama kung magandito ang gawain. Hindi nila makita yung ibaan mo na kunting ka sa Diyos. Ako'y napapasalamat na itutuin na rin pag-asak ng Pag-ulura. Ito ay talagos ng napasalamatan ng ating isang bayan na ating kailangan ng Panginoon. Nandito tayo sa hamang daan at taong panahon. Salamat sa Diyos na naway ito'y nakaran din ng ating mga anak na tulad ng ating Sara. Masasabi ko ating Sara na okay dito. Pinigyan ko pa ng Diyos na kalakasan ng ating buhay. So pag sa kayo ay marami pang bata na inyong maturuan, sundan mo inyong yapa dito sa ito siya ng Diyos. Salamat sa pisana. Happy birthday. Ngayon po ay marinigin natin yung awitin ng mga second generation ng kabataan. Thank you.
Amen. May po tayo makakarinig ng word of encouragement. Hindi naman po mahalaga yung regalo. Mahalaga po yung message po natin kay Sarah na hamunin po natin siya upang hanggang sa wakas ay makasama po natin siyang mapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ang susunod po ay si Mami Bona. Sunod po ay si Kuya Dan, si Kuya Elmer, at si Matthew. Nagpapasalamat ako na may mga magulang ka na magmahal sa Diyos at kung paano ka nila tinuruan na magmahal sa Diyos ay galing din ako. Papasalamat ako sa Panginoon na mayroon kang magulang na nagturo sa iyo na ibigin ang ating Panginoon higit sa lahat sa ating buhay. Kaya yun din yung aking natutunan sa ating buhay na ito. Sa aking pagtira sa inyo ay nagpapasalamat ako na mula nung tumira ako sa inyo. Yung mga dati kong naririnig sa sanlibutan ito ay napalitan ng mga salita ng Diyos, napalitan ng pagmamahal, napalitan ng pagmamalasakit sa kapwa. Yung mga tatamin sa ating puso yung hindi bali na makaligtaan natin yung ating sarili para lang sa iba. Yun yung natutunan. Mag-iikaw, nakita ko sa iyong kabataan. Nakita ko kung paano rin pinamuhay yung mga bagay na yun. Kaya sa araw na ito, alam ko, nagulat ka rin. Maaring talaga hindi mo expected yung bagay na ito, pero mula sa aming puso at sa mga kapatid sa katarungan ay talagang mahal na mahal ka namin. Maaaring minsan bihira ko lang marinig sa akin ito, pero sa aking puso nakahanda akong protektahan ka, nakahanda akong mahalin ka bilang iyong pinsan at bilang iyong kuya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na alam ko na minamahal mo din ako. Kaya tinanggap ko ako sa inyong kahanan. Kaya sa araw na ito, wala kaming hangad kung ikaw ay mapasaya. Sa happy birthday, Lord. Yan. Yung bata pa rin si Sarah, pero nabigay din ang kasiyahan, lalong-lalong naman sa ating kapatid, bagamat
isa lang siya na binigay ng ating Panginoon. Subalit, katumbas siya ng hiyas. Dahil noong siya'y lumabas talaga, nakita ko kay Sister Rose yung kanyang pag-aaruga sa kanyang anak. Nakapag-nabuhay siya. Nalalaman ko yun na lalo na nitong high school siya, ating bakit kayo wala pa yung anak ko, sabi ko. Huwag kang mag-alala at yung dalangin na yun. Sumalit, hindi talaga yung yun natutulog. Nagpasalamat din ako na si Sarah, pagkamanda pa siya noon, ay nakita ko sa kanya na napaka-mature na yung kanyang isip. Lalong-lalong na sa ating Panginoon. Sinabi kong mature dahil kapag alam niya wala yung mama niya, tatanungin mo na siya na meron ka bang ano, kasi meron kaming project. Yun ang nakikita ko sa kanya na kapag-upload, but alam ko na talagang lumaki siya sa pamilya ng Diyos. Sapagkat bata pa siya noon ay pinapanalangin talaga sa mission natin na nawa ay lumaki siya na nakakilala sa ating Panginoon. At salamat din na malapit din sila ni Ate Noemi niya, magamat ate niya si Noemi. Parang mas maaga talaga siya noon na nag-mature kay Noemi. Pero ngayon, mature na rin si Noemi. Kaya darling, nawa ipagpatuloy mo pa ang iyong sweetness, lalo-lalo na sa iyong mama. Nakita ko na para kayong mag-best friend. Hindi lang bilang mag-ina, mag-best friend talaga. Minsan, alam ko si Naomi, medyo nakikita na yun na bakit daw niya ko sweet. Kasi ano ako Ilocana. Hindi kasi masyadong show yung Ilocana. Pero, deep in my heart, siyempre kasi yung magulang. Ang anak ay nanay na uuna talaga nasasaktan na pag yung anak ay nasasaktan. Kaya, hindi man ninyo makita mga anak yung aming pag-aalala sa inyo. Nasa amin na yung talaga prayer. Number one yung prayer kahit minsan ay mataas ang aming boses. Subalit, andyan yung aming pagmamahal dahil mahirap kasi yung ano eh, papakita mo yung sobrang pagmamahal kasi minsan parang mas maano ka masaktan para kapag pinapakita mo na gusto. Kaya darling, malamang si Papa may nasa malayo, alam ko na napupunan mo si Mama mo ng pagmamahal. Bagamat against noon si ating na umalis si Kuya, dahil alam ko na may pangarap si Kuya na magsiman noon. Kompleto na ng papeles, sumalit. So sobrang pagmamahal din ni Kuya sa inyo noon, hindi talaga umalis, sumalit. Alam ko na may layunin ang ating Panginoon na si Papa ay lumayo, kaya wish ko sa iyong birthday, darling nawa, good health. Ingatan mo ang iyong sarili. Kaya yung mga nabalot namin dyan ay huwag mong kaligtangin. Gamitin. Lalo na yung ano, water of life. Yung ano, yung lagayan ng tubig. Kasi ang tubig ay buhay natin. Yun ay nagpapaalala na sana alagaan mo ang iyong sarili, darling. Happy birthday. Ate, happy birthday. Salamat ako sa lumaki kami sa panang bahay na ikaw ay nagtuturo sa amin sa Sunday School, ikaw ay nagtuturo sa amin sa pagkanta. Salamat din ako na binibig mahabang yung pasensya kahit na makukulit kami dati. Salamat ako sa inyo na tinuruan mo kami kumugtog ng gitara. Sana ay ano, makahamon ka pa ng mga kabataan na tulad namin. Yun lang, Ate, Ate, happy birthday. Yeah.
Sunod naman pong maririnig natin ay yung mga lolo. Si Lolo Jaime, si Lolo Artemio, si Lolo Pat.
sa iyong mga magulang at maging man sa amin. Ikaw ay tunay na pagpapalat. Alam ko ang pangalan mo, ang sarang pangalan ng Bikuta ay tanyang sa lahat ng hanggang Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Pero higit sa lahat ang aming nakilala ng Sara. Mula nung pa, tunay na masunurin sa magulang, higit sa lahat sa ating Panginoon. Nakita ko ang iyong paglaki kasama ng Kuya Polo. At alam ko pangarap ka ng bawat magulang na mayroong mga anak na babae na sa kinawa ng aming mga anak ng mga kabataan ang faith na pinakita mo hanggang sa kasalukuyan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ang kongregasyon ng Bikutan ito yung sa katarungan na mayroong nag-iisang Sara. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ngayon ang nakikita ng bawat magulang ng aming mga anak na isa kang modelo sa pananampalataya. Kaya kami man ay patuloy na nananalangin sa iyo, anak, na maging matatag sa lagi sa lahat ng panahon hanggang sa lahat ng panahon na ipagkakalob niya sa atin sa iyo at sa iyong kalusugan na waingatan mo ang kalusugan, bahagiyan ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Naway lupin ng Diyos na maging malakas ka, hindi lang sa spiritual, kung hindi sa physical man, maging malakas ka, matatag ang iyong health, at patuloy kang pasakop sa iyong mga magulang, higit sa lahat sa ating Panginoon. Salamat sa karawan mo ito na nandito kami, saksi sa pagpasok mo sa panibagong yuto ng iyong buhay. Welcome at salamat sa Panginoon. Maraming salamat. Happy birthday, anak. Okay. Gusto ko rin patiin si Sarang happy 18th birthday. Dahil yan sa kamero na kong acronym para sa iyong pangalan. Letter S for sweet, A for angel, NR responsible, A active, and H is for humble. Sarah ay napakaswerte niya sa kanyang mga magulang dahil parehin silang Kristiyano. Nakikita ko sa kanya na mula nang makilala ko sila, isa silang modelo ng pamilya, kaya naging family sa aming mag-anak. Hindi lang siya ang maswerte, walang ipang maswerte kundi ang kanyang mga magulang. Ang masasabi ko sa iyo, sana ay madagdagan din ang iyong timbang sa tumaba ka rin. Kaya ang ibibigay ko sa iyo, lagi mo siyang, alam kong minsan napapagod ka na rin, gusto ko rin magpahinga ka minsan pag may time. Ito ay pwede mong iapyakapin, lalo na pag malalim si mama mo, si papa mo. At gawin din ang inyong mga kapatid, pwede mo itong mayakap at pwede kang mag-relax. Happy, happy birthday and God bless you always. Amen.
first generation. Thank you.
At ngayon po ay makapanginig po po tayo ng iyong mga hapon. At una po ay si Brother Carlo, si Aisa, si Tita G, Kuya Rex, at si Kai. Jesus and someone who cares. Hindi lang
kami ang who cares for you. Nagsigil sa lahat ng ating Panginoon. At naalala ko si Tara, year 1999 nakita ko siya. Ang date niya, ako'y nag-bless sa buhay niya kahit malate pa siya. At ang dami mong memory breaks noon, kaya sabi ko naway, yung isang naisip ko naway yung aking mga anak din ay ganun din sa kanya. Kaya kamukha niya si Josh. Kasi nung magbuti ko kay Josh, gustong-gusto kong tignan yung mukha niya. Kaya salamat sa Diyos na ikaw ay aking nakilala. Kayong buong pamilya ay naging hawon kung paano kayo naglingkod sa ating Panginoon. Ay yun ang naging inspirasyon sa amin. At ikaw, din ang isang kabataan, yun ang nari kong inalam sa aking mga anak na sundan mo lagi si ate. Kung paano siya nagmahal sa Panginoon, kung paano niya bawat aral ng Diyos, bawat salita ng Diyos na gusto niya sundin, ay nawala ganun din yung aking mga anak. At kung malamahal ka namin ate, kung masasaktan ka, masasaktan din kami. Dahil alam mo yan, hindi mo namin ibigay yung pagmamahal na katulad ng magulang mo. Pero sa bawat pagduhod, sa bawat patak ng luha, sa bawat paglapit sa Panginoon, ay hilay kang kasama. Naway samahan ka ng Diyos, yun ang hamon din sa amin na yung nabanggit sa amin ni Mama mo before na sa bawat pangarap mo ay gusto mo naging kasama ang Panginoon. Kaya, you're always a blessing. Continue to be a blessing to us. We love you so much, Aden. Happy birthday.
Good birthday, Ate. Salamat sa Panginoon sa moment na ibubuhin niya sa akin na sa 18th birthday ni Sara ay nakasama ako at nakasama ko rin ako sa pagbabahate. Happy birthday Sara. Si Sara ay ilang anak ko. Ngayon, inumin niya ako. Mula nung bata siya, nakakasama ko na siya noon kasi since, ano siya, child pa lang siya noon, maawit na siya sa Panginoon eh. Ako yung laging nagigitara sa kanya. Tumating pa yung time na nagbibiyuhin kami. Na-bless ako dahil sa yung boses niya, binigay niya sa Panginoon. Kaya sana kayo din, ano? Yung mga kabataan. Hindi lang yung kabataan, kung dito pero yung mga kabataan. Tapos salamat sa Panginoon na dumating yung time na nagpasuro sa aking mag-gitara, then organ. At salamat sa Panginoon na ngayon, mas magaling na siya sa akin. Kaya sa susunod din ako na magpapaturo sa kanya. Sana, salamat sa Panginoon na binibigyan mo sa Panginoon yung talent mo. Hindi lamang yung ikaw yung natuto, kundi ikaw ngayon naman yung magtuturo para mayroon din matuto. Sa birthday mong ito ay wala akong regalo. Bagamat may sinabi si Noemi kanina, pero nawala eh. Ang aking binibigyan na regalo sa iyo, Sara, ito. Ito kasama na sa buhay ko ito eh. Ganon. Yan yung regalo ko na binibigyan ko sa iyo niyan sapagkat alam ko na mas capable and useful ka ngayon sa music ministry. Kaya alam ko magagamit mo yan. Sana ay lalo kong ipagamit sa Panginoon yung talento na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya binabati kita ulit at ganoon din pinapabuti ni Ninang mo yung kanyang pagbati sa iyo. Maligayang kaarawan at lalo ka sana pagpalain ng ating Panginoon. Pagpatuloy mo yung pagbibigkot sa Panginoon at naway maging
Rica ng mga kabataan na nandito para magpatuloy sa matuwid na pag-ano sa ating Panginoon, paglilingkod. Kaya, happy birthday ulit sa iyo, Sarah. Nandiyan na yung gift namin sa iyo, pagkakita mo yan. Kahit na every Sunday lang tayo nagkikita at maikli pa yung panahon ng pagkakilala natin, ay nakita ko na talaga sa iyo na sobrang sweet mo sa mga bata at ang pangabait mo talaga. Kaya yung nakalagay dyan, may hawak sa heart, nakalagay, I miss you, sana lagi mo kami mamiss na mag-anak. Isa, happy 18th birthday. Papasalamat ko sa Panginoon na naging pamilya din kami ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Papasalamat ako na nakilala namin kayo ng aming pamilya ay naging bahagi din kami ng Iglesia ng Diyos dito sa Katarungan sa pamamagitan ng mga kalulong at pagani, sina Sister Rose, yung pamilya, sina Ate Paz, at marami pang mga kapatid. At nasa kaarawan mo ito, Ate, pagpatuloy mo ang inyong pagkabay sa mga kabataan, sa inyong music ministry. Sabi nga kanina, ikaw ang talupitkis, sabi ni Kat, ikaw ang talupitkis ng at sila yung buhok na ikaw ang nag-organize sa kanila. Sa iyo, may birthday, Ate, wish ko sa iyo na dipes ang lahat ng mga bagay na mabubuti ay pagkaloob sa inyo ng Panginoon at ang nais ko na sabihin sa inyo na pangalagaan mo rin ang iyong ang sarili, ang iyong kalusugan kasi nung nagkasakit ka nung nakaraan hindi man namin ikaw na talaw ay labis din kami nag-aalala. Ang tanging relief na naman ay ilapit ka namin sa Panginoon. Salamat na pinagkaloob sa iyo ang kagalingan ng Panginoon. Happy 18th birthday, Ate Sarah, at pagpatuloy mo ang ministeryo sa ating Panginoon. Birthday, Sarah. Yung mga kabataan, yun ang pinaka-aabtay nila. Yung mga babae na darating yung taon, ikalabing walong birthday, taong birthday nila. Kasi napaka-meaningful daw yan. Yung tatalikuran na yung kanyang pagiging kabataan at haharapin na yung pagiging mature. Pero ikaw, wish namin huwag mong talikuran yung mga kabataan. Doon ka na sa stage ng pagiging mature. Kasi ang ministeryo mo yung mga kabataan. Kaya nawa ipagpapatuloy mo yun. Hindi mo alam kung may regalo pa kami sa'yo. Parang wala eh. Utang muna. hindi naman sa mga matuligan na bahay, kundi lagi namin nga kasama ka sa aming mga dalangin. Yan ang pinakamahalaga. At patuloy ka. Ito ang aking wish sa'yo. Patuloy ka na magiging hangon sa mga kapatahan.
yung mga patutuo mo. Nawang patuloy mo ang panghawakan. At maraming mga mata na nakatingin sa iyo. Yung mga kapataan na yan, yung iba patakbo-takbo lang. Pero lagi nilang tinitingnan si Ate Sara. Kaya magpatuloy ka, magtapat ka sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi liko upang ikaw ay samahan niya. Sa panigalong chapter na yung buhay na ang iyong adikain sa buhay, patuloy kang samahan ng Diyos upang marating niya ang tagumpay. Kaya salamat sa ganito, salamat sa Diyos. Happy birthday! And we have more birthdays to come, more blessings, at marami kaming nagmamahal sa iyo. Happy birthday! Happy birthday, Ate Sara. 18th birthday. Huwag ka muna mag-aasawa yung aking niya. Alam ko na marami kang admirer, pero sana ang Diyos ang pagkabay sa iyo. At hindi naman bawal niyo mag-aasawa. Pero salamat na nakilala ka rin namin. Tumanggap niyo sa Panginoon, maliit ka siya. Siya ay naging alagay pa nung nanay niya, maliit pa siya naman eh. Natatandaan ako sa amin na si Gebo lagi noon sa Tigotan. Lagi siyang umaawit sa Panginoon. Salamat na siya'y malaki na. Aking nakita na yung kanyang pagkatapat sa ating Panginoon. At yung pagiging mature niya sa kanyang gulang, nakita ko yung maagang pagka-mature ng kanyang pag-iisip. Kasi yung mga kabataan niya, yung ganyang gulang, parang yung mga isip bata pa, hindi iniisip yung tapakanan din ng mga magulang. Sa kanya ko nakita yung halimbawa ng isang kabataan na masunurin, masipag mag-aral, hindi sakit ng ulo ng magulang. Kaya, Risto, Ate, ipagpatuloy mo yung iniwan ng halimbawa para sa mga kabataan dito sa katarungan at ay makita din ang yung mga gawa ay dapat tularan ng mga kapatahan. Kasi bilang isang magulang, napakahirap talaga sa mga bata yung hindi pa mature yung kanilang pag-iisip sa mga bagay na mabuting gagawin nila sa kanilang gulang. Nawa, ito rin ay makita ng aking mga anak na sabi ng mga ay sa Abisara, sipag mag-aral, may pangarap sa kanilang buhay. Tawag ito, patuloy kang lalakasin ng Panginoon, ikaw ay maging malusog, maging malayo sa sakit, patuloy kang gamitin ang ating Panginoon sa lugar na ito. Kasama mo kami lagi sa iyong tagumpay, sa iyong mga panalangin, na ikaw ay gabayan ng Panginoon sa mga pagbibisisyon mo, sapagkat alam namin ang ganyang edad ay meron ng adhesyon na mahalaga na pag-iisipan natin lagi na ang Panginoon ang lagi nating hihinga ng tulong sa mga panahon ng pagsubok sa mga kabataan ay maraming hatak ang mundo, pero salamat sa Panginoon pinagtagumpayan mo na yan sa mahabang panahon at alam ko lagi ka magtatagumpay dahil kasama mo ang Panginoon. Kaya hindi sa iyo na magpatuloy ka Ate at mahalin mo ang lalo ang ating Panginoon. Amen. gusto ko lang kung balikan yung mula nung pagkabata namin ni Sara mula nung sigurin pa kami alam daw po sinamat po sa Panginoon na pagkakarin yung paglaki ni Sara
yung sabay din namin na pagtanda. At marami kaming, ako ay may mga kapatid na panay lalaki. Yung pagmamahal ng isang kapatid na lalaki ay kutuloy ko rin na hinahanap kaya hindi ko tinuturing si Sarah na isang pinsan lang kundi hinuha ko siya. Talagang kapatid ko na sa naman kaya sa kanya ko na kita ay karamdaman yun. Talagang pagmamahal ng isang kapatid na babae. Kaya malaking pagpapala sa akin si Sarah. Salamat sa Panginoon na bagaman hindi niya ako binigyan ng kapatid na babae ay nagbigay siya sa akin ng pinsan na tinuring kong kapatid at hindi ko man naisip na pinsan ko siya. Kaya salamat sa pagmamahal niya at yung talagang pinapahalagahan ko rin yung bawat pag-uusap namin, tinitreasure ko yung bawat pangarap namin sa may kami nangangarap at nangangang ko sa Panginoon. Kaya alam namin yung, alam ko yung pangarap niya, alam niyo din yung pangarap ko at alam din ng Diyos yung pangarap namin na sa aming buhay ay talagang ang Diyos ay kasama namin sa aming mga pangarap. Kaya salamat sa buhay ni Sarah na nawa ay sabay din kaming magpapatuloy sa ating Panginoon. Walang iwanan sa nilagay na pagpunin ng Diyos sa ating harapan. Kaya sana patuloy kita ngayon na dalagi na makapagpatuloy ka sa ating Panginoon na lahat ng mga kapagsubukan, lahat ng mga pasanin ay talagang kasama sa buhay. Ngunit yung attitude natin sa mga bagay na yun ay nasa atin pa rin yung pagpili. Kaya nawa, piliin, lagi mong piliin na yung para sa Panginoon. At nawa'y patuloy kang maging hamon sa mga kabataan at sa mga magulang at higit sa lahat ay maging hamon ka sa ating Panginoon. At totoo na ito ay isang malaking hamon sa akin. Kaya kapatid, patuloy ka. At itong regalo ko ay hindi ko kong nakakaalam. Sa putong frying pan na meron na siyang naka-mold na siya at hindi na siya pwedeng palitan o ano man. At ito ay sinisimbolo ko sa ating Panginoon. At ikaw yung niluluto ng ating Panginoon. Nanawa ay maging yung buhay mo ay patuloy mong ipamold sa ating Panginoon. At yung plano ng Diyos ang patuloy mong kunin sa iyong buhay. At lagi kang humiti. Tsaka ito para kung anong gusto nang gutuin. Para naman tumaba ka. At yun. At halagaan ko din yung kalusugan mo sapagkat spiritual at physical na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya nawa, halagaan ko din yung physical mo sapagkat yan yung gagamitin mo para makapaglipad sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa buhay mo. Magpatuloy tayo kapatid. I love you. Sobra yung kagalakan sa akin po sa araw nito.
sa Panginoon na mayroon kami isang prinsesa, isang anak na ipinagkaloob ng Diyos sa amin. Isa man siya, pero yung value niya ay maraming. Dahil kaya niyang turuan ang lahat ng kakulangan na maaaring ibigay ng maraming anak sa amin. Sapat ang Diyos, sapat ang binibigay ni Sara sa amin ni Papa. Yung nakita namin ang kanyang maturity mula nung bata siya. Salamat sa Diyos sa iyong buhay, anak, na ikaw ay inspirasyon sa amin. Kapag dumalating yung mga mabibigat na pagsubok sa buhay namin, lumalakas yung ating loob. Kapag naalala ko na mayroon akong isang anak na nakatingin sa akin. Wala nung bata siya, bago siya matulog, kahit natutulog siya, pag-isip ko na umaga. Kapag ako'y nag-isip na nauna ako na binadalangin siya, pinapatungan siya ng aking kamay, humihingin ng tulog sa Diyos para sa kanya. At hindi ako nabigo dahil wala nung bata siya, baby siya hanggang ngayon. Iningatan siya ng Diyos. Salamat sa iyong buhay, dalangin namin sa Panginoon, sanay. Kapanatili mo ang iyong integridad, ang iyong patutuo, ang iyong halimbawa, at ang iyong panilindigan, ang iyong lahat ng mga hangarin na naitatangin din sa aming puso yung mga bagay na yun. Yung aking gift sa iyo, simple lang yun. Alam nyo, mayroon malaking connection niya mula nung bata si Sarah, kumot. Nung baby siya, kahit na saan kami pumunta, binabalot namin siya. Hindi siya umiiyak. Ayan yung lolo at lola niya. Alam nila yan. Pag-uwi kami ng probinsya, batal kami ng midnight prayer meeting. Madaling araw, hako din namin siya, alas dos, alas tres. Ihatid kami sa bayan. Binabalot lang namin siya ng kumot. Hindi siya umiiyak. Ngayon, yung kumot na yan, sa kanyang pag-aaral, kung maaari lang, hihilayin ko siyang matulog. Dahil sa kanyang pagsisikap ng mga pag-aaral, kung minsan nililipasan siya ng antok. Kaya yung kumot na yan, binibigay ko sa iyo, alam ko na sa iyong pag-aaral, kapag ika'y matutulog na, yan ang iyong tawag nito. Magbibigay sa iyo ng minsan sa pagtulog. Babalutin ka ng aming pagmamahal ni Papa. At higit sa lahat, alam kong panahon na wala kami sa tabi mo, kung ang comfort mo ang ating Panginoon. Salamat sa sobrang pagmamahal na ibinigay mo rin sa amin ng iyong Papa. Hindi ka naging sakit ng ulo sa amin, wala nang baby ka, hindi ka iyakin, hanggang ngayon lumaki ka, kahit na kung minsan gusto mong meron ng mga pasanin, hindi mo minsan sinasabi sa amin dahil iniisip mo na magiging pabigat ka, pero hindi ka pabigat sa amin kailanman. Dahil nandito kami lagi na handang ibigay para yung nakabuti para sa'yo. Happy birthday, darling. I love you. I love you. Dalawa kami ni Papa doon. Kaya, salamat sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal sa amin. Ngayon po ay, mayroon po tayong i-video na may post ko na ito sa FB. Maaaring yung iba ay hindi pa nila na-view. I-play mo ko yan. Yan ang pag-pinala. Pagkatapos ay maririnig natin si Ate Sara sa kanyang patusalamat. Ito sa abdila ko doon. Ito sa abdila ko doon.